Gutom na kayo, guys! Hello, mga kapusa! Gutom na sila, guys! Ang ipagpasalamat ninyo, may amo kayong vlogger. Dahil kung hindi, walang magbibigay sa akin. Saan ako kakamot na pambili ng mga pakain sa inyo? Diyos ko po, at hindi man lang kayo marunong mag-family planning. Kapapanganak lang ng dalawa, meron na naman! Na ang mga pusa. Gutom na. Naghihintay na ng pakain. Ayan, papakainin nga ni Kuya Dong. Nagwawala na sila. Gutom na kayo, guys. Hello, mga kapusa. Gutom na sila, guys. Ayan, atin ang ipapakain yung binigay sa aking pagkain. The Hungry Pals PH, located at Pisa Morris Street, Batangas City. Meow! Ang The Hungry Pals PH po ay nag-o-offer ng grooming, hotel, and one-stop shop. Tipit-tipit kayo at hindi ko alam kung kailan pa uli kayo padadalahan ng The Hungry Pals PH. Hindi ko alam kung padadalahan pa tayo ulit. Sana po padalhan ulit. Ang ipagpasalamat ninyo, may amo kayong vlogger. Dahil kung hindi, walang magbibigay sa akin. Ayan, ha, ipagpasalamat ninyo na may amo kayong vlogger. Wala talaga, Diyos ko. Ang maibili ko pa sa inyo ay po. Saan ako kakamot na pambili ng mga pakain sa inyo? Salamat talaga sa mga nagbibigay at naging sponsor. Diyos ko po, at hindi man lang kayo marunong mag-family planning. Kapapanganak lang ng dalawa, meron na naman. Inoopera niya ako ng The Hungry Pals Philippines na ikapon kayo. Ay naku po, ay mahigit na 10 kayo. Ay baka naman wala nang kitain ang The Hungry Pals sa inyo. Kung kayo ay kakaponin lahat. Malaking pera din yun, ha? Basta, punta na lang ho kayo din sa Pisa Mora Street sa Batangas City. Meron nga ho din yung pet grooming, hotel. Ayan, pwede nyo i-hotel. At one-stop shop para sa mga alaga nyong pusa. Aso, baka, kambing, manok. Charot! Alam nyo, nung college kami, humingi ako sa tatay ng pambili ng pante. Gawa ng ang pante ko ay kinain ng daga. Alam nyo, ipinadala ng tatay, pusa! Dahil wala daw siyang pera. Ayaw pusa daw, magaling kumain ng daga. Kaya alam na love ko po ang mga pusa. Salamat ho sa inyo! Bye-bye! Oh my God, thank you very much sa mga blessing. Naku po, paano kayang gagawin namin din eh, ang aming aso? Hindi sanay umihi doon. Ipapakita ko naman ho sa inyo ang aming mga aso. Aring aso hong aray recruit. Kung saan-saan dinala ng mga asong aray, sinama na. Aray naman isang asong aray, yan. Ay sa kapitbahay namin. Eh, masarap doon ang pagkain sa amin, kaya din nila nakain. Kaya marami hong kaming aso din eh, at pusa. Ang iba namin hong aso ay nasa daan. Naghahanap ho ng mga nagmumotor na bumba ng bumba, isang sama naman. Kaya na doon ho sa daan, naghahanap ho, kakagatin nila. Pero baka nga ho tuloy ang sabi ng lola ko na kapag daw ho ikaw ay may alagang mga aso at pusa, sila daw ho ang nagdadasal para hindi kayo mawala ng pagkain. Nagdadasal daw mga aso at pusa na huwag mawalaan ang may bahay na pagkain dahil din nga ho sila nakain. Tingnan nyo na nga naman at bukod sa cat foods ay ipinagluluto pa ng aming kasambahay ng tilapia. Ginat ang tilapia ho ang request nila ngayon. Aba, susya na mga pusa namin. Basta't babantayan nyo lamang ang aming bahay ha sa mga ahas, sa mga daga, sa mga ipis, okay? Inang, Diyos ko po, Panginoong Mahabagin. Ano kong trabaho ng mga aray? At din na dumede ng dumede, ay lalaking lalaki na, ay dede pa ng dede. Diyos ko po, kayo naman ang mga pusang are, patatawa rin. Naghihintay siguro at baka nagustuhan yung pagkaimbigay ng The Hungry Pals. Are ho, ang mga aso namin. Meron ho silang association ngayon. Kaya huwag kayong basta-basta papasok sa bahay namin dahil pag kayo nakagat, ay kapi lamang ang mga maiambag namin sa inyo at lapida. Yun lang ang sagot namin pag kayo nakagat ng aming aso.
Naranasan nyo nagaho yung ikaw ay kaping-kapi na? Tapos pagtingin mo sa inyong lagayan ay wala. Tapos tumingin ko ulit sa isang lagayan ng kape ay ubos na rin. Abay kayo naman na. Ang sign ho namin kapag ho kami ay naghihirap na kapag wala ng kape. Kaya ano ho ang ginagawa namin? Eh didinin namin nilalagay ang mainit at tubig. Saka namin kinakalog. Eh di baga aray katalo na? Ang mahalaga ay mainitan ng iyong tiyan sa umaga. Pandali na rin aray. Pero sadyang maalam ang Panginoon. Alam nyo kung bakit? Aba, ay may nagbigay sa akin ng maraming kape. Panoorin nyo aray. Tayo muna, lalagukin ko lang ang aray. Nandiyos ko po, ako po ay dumalo kay Ate Trini. Binigyan na naman ako. Nakakasura mga ito. Pag ako'y napunta dito, lagi akong walang dala. Tapos lagi naman kayo may bigay na naman. Diyos ko po, nakakainin. Ayan, salamat kay Ate Trini. Ang dami kong kape. Kanina wala akong kape. Salamat ng marami, Ate Trini. Sabi Ray's funeral, maraming salamat. Siya na mga kabaongan dito, promise. Pangmayaman ang mga kabaong dito, ha? Dito sa Lipa lamang yan. Sa Rizal Street. Ako'y nagpunta kanina sa San Joaquin. Nagdala din ako ng tapa. Diyos ko, binigyan din ako ng napakaraming regalo. Wow. Tapos ngayon, nagpunta naman ako dito kay Ate Trini sa Ray's funeral. Ang dami din ibinigay sa aking kape. Diyos ko, love na love ko si Ate Trini. Pag ako'y napunta din dito, wala akong dala. Minsan na nga lang ako magdala ng tapa. Diyos ko, pagbalik ko, meron pa ding regalo. Ito po ang Verace. Pamay na lang po. May nyo na po. Pangmayaman po ang mga kabaong dito, ha? Ina, Diyos ko po. May bigas pa. Thank you so much, Ate Trini. I'm hashtag feeling blessed. Hello, people of the world! Galing ho ako ng San Pablo, Laguna. At ngayon naman ho, ay pupunta ho ako sa San Joaquin, Santo Tomas, Batangas. Yun lagi kong pinupuntahan. Aba, ay nakaiba ang aking vlog ngayon eh. Naka-food review ako ngayon at saka travel vlog. Wow. Eh, bagay kaya sa akin. At din na nga ho sa San Joaquin, Santo Tomas, Batangas. Ang Triple J Farm ang lagi kong nakakainan. Dahil masarap naman ho din eh, masasarap ang pagkain. Ang mga pagkain ay mura. Higit sa lahat, libre ho ako. Kaya ho, puro magaganda ang sasabihin ko sa vlog na ito. Pari naman ho, ang kabilang daan, kabilang entrance. O, tingnan nyo na. Marami ho din kayong pwedeng pagpicturan. Maraming Instagrammable places. Teka muna, bakit may nakaharang? Ha, alis muna kayo. Charot! Joke lang po, baka naman maniwala kayo na pinalis ko talaga. Yan, yeah, napalis na muna natin sila dahil kailangan natin makuhanan ng magandang shot. Naku po, may tao na naman. Ang mga titas natin, hello po. Kamusta po kayo? O talaga naman nag-i-enjoy sila sa pag-picture at sa paglalakad-lakad. Kaya maganda ho din eh. Maraming mga puno, maraming halaman and everything. Marami kayong makikita. Kaya naman ako ay lahat ng sulok ay nag-picture nila na nag-picture habang piniprepare nila ang aming order. Itong kusina sa Triple J Farm. Ay, event place po ito. Maraming pwedeng pagdausan dito. Lahat ng occasion. As I was saying, birthday, kasal, o kung ano-ano pang event na gusto nyong idaos. Wow, idaos! Tagalog na Tagalog. Lechon kawali. Yes. Meron kayong pakbe. Meron. Ayan, pakbe. Yung isda, ma. Isda. Na parang sinigang. Yung sabay. Pwedeng-pwede ho dito ang maramihan. Kahit malaking grupo kayo, malaking pamilya, pwedeng-pwede. Dahil meron po ditong isang malaking table. At meron nga po ditong bar. Ayan, acoustic bar na tumutugtog, of course. Alam nga mga acoustic bar, tapos nagsasayawan. Ako, Diyosa, ano ba iyan? Wow! Thank you, Kuya! Si Kuya naman para nagdadabog porque libre rin aming kakainin. Charot! Cucumber, oh! Kanali ka na! Kain. Wow! Oh. Grabe dito, oh. Tingnan nyo, oh.
mainit na siniserve ang food. Ang sarap. Tingnan mo, mga order namin sisig, chop suey, lechon kawali, bagnet kari-kari, at sinigang na pampano. Ang inap, kakapasok. Ang sarap. Wow! Bilin ho ng tatay ko na kapag nasa hapagkainan ay tatanggalin daw ang sombrero bilang pagkalang sa pagkain. At dahil ako ho ay gutom na ay lalamon na ho ako. At sa sarap na rin ang pagkain, Diyos ko po, tingin pa lamang. Tapos may kita mo yung usok. Ay naku po, pag hindi ka naman nga ginanahan din eh. Ay aywan ko na din lang sa inyo. Dahil nga ako ay mahilig sa gulay, kaya ang in-order ko ay kare-kare. Yan! Sarap na rin. Ah, mga pakbe, tapsoy. Naku po, kain naman na. Paano ang higop? Nakakasarap ang inihigop na yun ah. Ay tunay ka naman nga, tumarap na. Pagkasarap nga ho ng mga pagkain din eh. Kaya kayo pumunta ho din eh sa San Joaquin, Santo Tomas, Batangas. At hanapin po ninyo ang kusina sa Triple J. Pag hindi ka nga naman tumaba, ayun ka naman lumamon nila ng lumamon. Diyos ko po, Rude. At dahil nga ho ako ay nagpapahulaw, nagtatagtag ng mga kinain, ay naglibot-libot ako din at may swimming pool. Hudine! Ako po, pag humi mga events kayo, tapos sa mga bisita ninyo ay naghihintay, pwede kang pumunta din eh. Ay, may swimming pool. Wala nga lamang ako dalang swimsuit, kaya ako hindi nakalangoy. Malawak ko ang parking nila, kaya hindi ho magiging problema iyon. At ang maganda pa ho din eh, kapag kayo ay may mga kasamang bata, pwede kayong pumasok din eh. Dahil may mga alaga ho silang ibon, tapos may mga palaruan sa bata, kapag ka ang mga anak ninyo ay nagliligaleg. Kaya kung kayo ay nandini din lang naman sa Santo Tomas, ay pasyal na kayo din at magpabook na sa kusina sa Triple J Farm. Bye-bye!